Welcome back mga ka-sounds sa aking YouTube channel, Alan Electronics. Mga ka-sounds, may bibilin po sa akin isang set po ng Kibler speaker at Kibler amplifier. Sa mga nag-request din po ng GX5000 na amplifier, ito na mga ka-sounds yung request nyo, i-unbox ko po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga solid ko pong viewers at sa mga bago ko pong subscriber. Maraming salamat din po sa inyo. Mga ka-sounds, kung gusto mong ma-update sa mga bago ko pang i-upload na video, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click mo na rin ang bell icons para ma-update ka pa sa mga bago ko pang i-upload na video. Mga ka-sounds, bago natin ipagpatuloy, intro muna tayo. Ito na mga sounds, ipagpatuloy na po natin. Mga sounds, itong amplifier na to, original po siyang Kibler. Mga sounds, ang nakalagay po dito sa kanyang box, Kibler Professional GX5000 High Power Video OK Amplifier. At mga sounds, may serial number po yan. Pag mga original pong Kibler amplifier, dapat po hindi mawala yung serial number niya dito sa box at doon sa mismong unit niya. Buksan ko na mga ka-sounds para may review po natin yung mismong unit. Ito mga ka-sounds, napakalakas pong amplifier nito. Kahit ano pong speaker ang i-match nyo dito, kayang-kaya niya. Ito mga ka-sounds, yung connection niya po papuntang amplifier to current po. Ito rin po yung kanyang user manual guide. Mga sounds, yung kanyang amplifier. Ito na mga ka-sounds, nailabas ko na po itong amplifier. Sa mga gusto pong bumili ng GX5000, mga ka-sounds, napakaganda pong amplifier nito, napakalakas. Ang makikita po natin dito sa kanyang harap, mga ka-sounds, yung feedback reducer niya, yung on-off, 2 mic input na siya, at yung mic echo, mic bass, at mic treble, at mic volume. Mga ka-sounds, yung nakalagay din po dito sa kanyang sticker dito sa harap, yung switch stack sa Kibler Professional GX5000 High Power Integrated Amplifier. Mga sounds, ito naman yung kanyang master volume, yung bass, treble, at balance. Meron din siyang loudness mga sounds, on off ng loudness niya to, at yung power on off. Dito naman sa kanyang taas mga sounds, Bluetooth na po ito at USB. At may input din siya ng AUX1, yung auxiliary 1 at auxiliary 2. At yung source niya mga ka-sounds, ito po, pipindutin nyo to pag mag-bluetooth kayo. At yung play, pause, back, next, at yung repeat niya. Ito rin po yung input niya sa USB. Ito lang mga ka-sounds, yung makikita dito sa GX5000. At dito naman tayo sa kanyang side. Ito yung warranty seal niya mga sounds. Dapat po hindi po broken yan. Para brand yung brand nyo po siya. Sounds, dito naman tayo sa kanyang likod. Ito naman po yung kanyang exhaust fan. Dalawa yan mga sounds. Dito po tayo sa kanyang terminal. Ito mga sounds. Bali, apat din po to. Ito yung connection niya. Yung right at left niya. Yung speaker out. Ito naman yung sub out, line out, at mic out. Yung auxiliary 1 niya mga sounds at auxiliary 2. At yung input effect niya, effect loop at out effect. Saka ito naman yung
connection niya sa right speak on 4 ohms to 8 ohms na itong mga sounds, at ito rin yung speak on left niya, at ito yung connection na po niya sa kanyang current mga sounds. May fuse din to, nakalagay po FA F8A 250 volt. Yan na mga sounds, yung likod niya. Mga sounds, hindi po naka-indicate yung kanyang watts dito. Kaya gagamit na lang po tayo ng brochure. Ito po mga sounds, makikita po dito yung kanyang watts. Kung ilang watts ba itong amplifier na to. Napin ko lang mga sounds. Ito mga sounds, yung GX5000. 1000 watts siya mga ka-sounds, times 2 yan po yung sa brochure niya. Ganyan lang mga ka-sounds yung GX5000, pwede na po nating i-connect yan sa ating speaker. Ito na mga ka-sounds, i-review ko naman sa inyo itong ipinair naming speaker. Mga ka-sounds, ang brand din nito Kibler. Ang model niya naman ZLX15. Napakaganda po ng design niyan mga ka-sounds. Ito talaga yung match na speaker para dito sa GX5000. Mga ka-sounds, dito po tayo sa kanyang likod para may review po natin na maganda. Ang max power niya 1000 watts times 2 rin niyan mga ka-sounds, at ang impedance niya 8 ohms. Ang sensitivity niya naman 99 dB. At ang frequency response niya 43 Hz to 20 kHz. Speak on wiring connection na rin siya mga ka-sounds, at yung serial number niya. Ito mga ka-sounds, yung speak on input niya at speak on output. Mga ka-sounds, i-connect ko na rin po para ma-sound check po natin yung on. Sounds, i-testing na rin po natin. Ito mga ka-sounds. Para matesting po natin, speak on connection yan. Yung isa rin po. Napakalakas nito mga ka-sounds. Kahit pang outdoor po ninyo to. Napakaganda pong speaker nito. Yung mga ka-sounds, ganyan lang po. Sa input lang po natin ilagay. Sounds, at dito naman sa amplifier, sundin lang po natin yung positive negative nya. Yan mga ka-sounds, mga ka-sounds, pwede rin po kayong kumunik dito sa speak on connection nya kung may speaker pa kayo. Speak on connection yan. Ganyan lang mga ka-sounds, pwede po natin ang i-sound check yan. Ito na mga ka-sounds, na set up po na po ito, ready to sound check na to. Bago ang lahat, maraming salamat din po sa mga solid ko pong viewers na nag-request na i-review ko po itong GX5000. At mga ka-sounds, maraming salamat din po sa bibili nito. Ang gusto niya daw po, gawaan ko ng video para may review ko po ito bago ko daw i-deliver sa kanya. At sir, sana po mapanood mo po ito. Ito na mga sounds, pwede na po natin i-sound check to. Ito na mga sounds, mag-play na po ako ng music. I-connect ko po siya sa Bluetooth para may sound testing na natin. Ito na mga sounds.
Rocking with the Beats with DJ Jordan. You know I'm gonna get with the Beats with DJ Jordan. Na soundcheck na po natin. Mabibili nyo lang po itong set na to ng 28,000. At maraming salamat din po kay sir na nag-order po nito. Nagawan ko na rin po ng video ito. Mga ka-sounds, kita muli tayo sa mga susunod ko pang video.